Ano po masasabi niyo sa mga tao na gustong pasukin ang French Bulldog? Ano po masasabi niyo sa ako? Mga tips! Tips? Siguro, para sa mga newbie, siguro number one tip ko, syempre budget. Real talk, budget tayo. Diretso one tayo. Presyo ng aso, presyo ng French Bulldog, depende sa budget mo. Kung gusto mo ng maganda at panalo, malaking budget yan. Diba? Plus, hindi pa doon natatapos. Pag-aalaga, pagod, puyat, kailangan tutok ka. Kailangan, wag lang yung, sorry ah, may mga bago kasing breeder ngayon na is French Bulldog, mahal yan. Malaki kikitain ko dyan. Mahal yan pag nabenta ko. Huwag natin siguro unang isipin ang pagkakakitaan at pera. Para sa akin, yun lang. Siguro, pakitaan muna natin ang pagmamahal at pag-aalaga. And then, mag-gain yan pagdating ng panahon. Doon nalalabas yung presyo na kaya mong sabihin. At doon ka nakikita. Kasi nung nag-uumpisa kami, marami akong barkada na nag-uumpisa kami, ganyan din ang pinagdaanan namin. Ngayon, iba na kasi, medyo iba na eh. Ang iniisip na lang ng iba kasi is, kumita na lang ng pera. Kumita. Yun lang ang iniisip ng iba. Pero sana, wag naman ganun. Kasi syempre, may buhay ang alaga natin eh. May buhay yan eh. Mahalin na lang muna, alagaan na mabuti, pakainin na maayos. Pagtapos nun, siguro, that's the time na siguro, makakakuha ka na ng balik na pera na ginastos mo para sa kanila. Yan lang ang masasabi ko. Yung pala yung pinakamagandang sangkap, no? Mahalin mo muna. Mahalin mo muna. Mahalin mo muna. Mahalin. Huwag tipirin. Magaganda lang sa'yo. Oo. Huwag tipirin yan. Huwag tipirin. Huwag muna. Huwag tipirin yan. Tama siya. Huwag mo titipirin. Kasi pag tinipid mo, syempre hindi kaganda yung kalalabas. Lalo sa mga tuta. Tayo lang, sana maganda. Magandang gatas, magandang pag-aalaga sa mga vitamins. Tuta. Kasi pagkatuta kasi, kailangan outstanding na yung tuta, maganda na. Kung hindi mo naman napapakain ng maayos at hindi mo nabibigay ng tamang supplements, hindi gaganda ang tuta. Yung mga payo ng mga veterans, no? Tanong, dalawang tao. Isang tanong lang sa dalawang tao. Master, kung ikaw ang papipiliin, structure o color? Pwede mo pagsamahin color structure? Letter C. Structure at color. Color structure. Yeah. Letter C. O kaya structure with color. Siguro sa aming mga dikulay, syempre kami, nag-umpisa kami sa kulay. Wala naman tayong, pag pinalabas natin yung kulay, is quality kagad. It takes time. May proseso. Maghintay ka ng ilang taon. Para makapagpalabas ka ng kulay na may struktura. Yun lang yan. Kung gusto mo naman, malaki budget mo, bumili ka na ng dekulay na structure. Yun. Ganun lang yun. Baga, shortcut. Shortcut ka na. Katulad ng ginawa ni Boss Consi, sinortcut niya. Yun. Sinortcut niya kagad. Yan ang ginawa niya. Siyempre, may budget ng konti. Yan ang ginawa niya. Pero kung yung ibang tao, hindi katulad ni Boss Consi na may budget, magtitiis siya. Kung nagtitiis siya, project. It takes time. 2 to 3 years. Makakapagpalabas na siya. Hindi pala yung pagkabili mo, pag-anak na ito, yun na. Hindi pa kagad yun. Merong mga aso na... Dalawa o tatlong generation yan lalabas. Merong mga aso na minsan yan, maganda sa pogi. Minsan, di pa maganda kalalabasan eh. Meron. May karanasan ba kayong gano'n? May gano'n. Okay. Meron. Maganda.
Kumbaga, maganda na. Oo. Pero yung nilalabasan, hindi maganda. Yes, nangyayari yun. Throwback. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Throwback. Hindi naman magalit yung newbie. Oo, nangyayari. Throwback. Throwback. Kasi, ang tanong-dam ko, pumunta ako kay ganito, nagbayad akong mahal. Paglabas ng anak, pangit. So, meron pala talaga. May nangyayaring gano'n. For the record. May nangyayaring gano'n. Pero huwag kayong mawawalan ng gana kagad. Kasi minsan, lumabas yung tuta, hindi ganun kagandaan. Nadi-disappoint ka. Pero pag lumaki naman, makikita mo, doon puputok ang aso. Kaya nabili ng iba. Nabili ng iba, magsisisi ka. Kaya depende talaga eh. So, meron palang tuta, aso, sa nung bata, kahit? Nero. Nero. Oo. Pag laki, ganda. Oo, nangyayari yan. Nangyayari yan. Meron ganyan. Meron ganyan. Hanggang sa magsisisi ka na lang, nasa iba na, nabili. Ayaw ko na ito. Bakit? Binenta ko. Binenta mo ng mura. Eh, pinakita sa'yo nung isang taon. Oo. Magsisisi ka na lang. Wala ka na magagawa. Yeah. Doon pumapasok yung buyback. Buyback ko yan. Ano ba yung biro lang ba? Ano, totoo ba? Meron yan. Pero iba na presyo. Siyempre. Iba na. Lumaki na eh. Alagaan eh. Oo, di ba? Ang daming gatas na pagka... Naipuhunan na eh. Lumabas na eh. Gumastos na eh. Yung bait niya pag pumayag siya. Kung papayag. Ibig sabihin, binabuyback mo, ibig sabihin, maganda. Bibili ulit yun. Oo. Pahit ka talaga yun. Oo. Ikaw, Boss Barry. Structure, color. Sa akin, parehas din eh. Parehas din. Pwede tayo magsimula sa structure. Lagyan natin ng kulay. Timplahin. Then, ayun ang kakalabasan. Magkasama na. Color structure. Oo, color structure. Paprajigin mo talaga. Pwede. Paprajigin mo talaga. Paprajigin. Tulad yan. Yan. Kung may budget ka na malaki. Sagat ka na agad. Doon ka na sa college. Yung iba, ginagawa, kung sa kulay, carrier-carrier lang muna. Mm-hmm. Para mapalabas mo yung kulay na gusto mo. Kung wala kang pambili ng visible na kulay. Visible kulay. Katulad ng ipapakita natin mamaya. Project nyo. Mabubugayan ng mga carrier. Carrier ano? For the record. Carrier ng Isabela. Carrier ng New Shade Isabela. Yan ang mga bagong kulay ngayon eh. Yan ang mga abangan nila more or less mga July. July, meron. Oo, meron. July. Malalaki na yung mga tuta namin. Malalaki na. Mga carrier lang siya. So siguro ang price range is medyo mababa sa visible na kulay. Pero maglalabas ka na ng carrier na. Mang kulay na gusto mong New Shade or Isabela. Na may structure na maganda, na may yes. Ganun lang. Na project na 'yon. Yun, maganda ro. Mahirap kasi to be honest, mahirap makapagpalabas ng structure na may kulay. Kaya iba inuuna muna structure bago kulay. Kasi kulay madali lang eh. Bangga mo lang sa kulay na ganito. Kaya na maglabas eh. May DNA na kasi. May DNA. Yung structure kasi, structure yan ang mahirap. DNA. Yan ang mahirap. Kaya kailangan, doon ka kumuha na may structure. Kung gusto mo magdikulay, ibangga mo sa dikulay. Kung gusto mo sa standard, bangga mo sa standard na structure. It's your choice. Depende sa gusto mo. At depende syempre sa budget mo. Yan ang maraming mga factors. Maraming factors kang iisipin bago mo makuha yung gusto mo eh. Ngayon, ano yan? So, pinakamadali pala, no? Kumuha kulay. Mabilis makapagpalabas. May siyensya na eh. May DNA na. Isabela? Bangga ka sa Isabela. Structure. 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 Yan ang susunod ng malaking question. Oo, depende pa sa pagpaparisin mo. Eh kung may dikulay ka nga, tapos hindi naman ganun kaganda yung structure. Depende pa rin sa pagpapalaki yun. Oo, maa ako dyan sa question na yan. Sa sinabi niyo na yan. Depende sa kukunin mong partner. Higyan nyo nga po ng tip yung mga bago na mga nanonood na yun. Bawa! Aso niya, medyo malaki. Yung project niya, gusto niya lumiit. Pares niya sa maliit. Yun, ganun na. Pares niya sa maliit. Pero di pa kaagad lalabas ng maliit yun. Hindi agad lahat. Hindi agad instant. Hindi instant. Walang ganun. Okay. Hindi porque nag-grid ka, lalabas na. Yung mga nakikinig na newbie. Yun ha, pati ako. Itimplahin mo pa. Hindi.
nakita mo sa social media si ganito, mm-hmm, bayad ka sa kanya ng stud fee. Mm-hmm. Eh kung maliit, malaki yung sayo, maliit yung kanya. Mm-hmm. Paglabas nun, hindi para pa, hindi na talaga sila magdadamdam. Mm-hmm. Para alam din nila. Mm-hmm. Minsan kasi, katulad yan, katulad namin, may mga ari kami ng mga stud. Maganda yung stud. Kunyari, ibang tropa, may magandang stud. Hindi naman lahat ng tuta na ilalabas ng magandang stud is maganda lahat. Kasi minsan nanggagaling din sa kaparehas niya. Kusino yung dam. Kusino yung dam. Ganun lang yun. Siguro, it takes time lahat ng bagay. It takes time. 2 to 3 years, kaya mo na maglabas ng gusto mo talaga. Kunyari, naglabas ka ng stud. Tinago ko. Nakita na nila. Nakikita nila mamaya. Meron pa. Marami pa nakatago. Ayaw ko lalabas. Ayaw ko lalabas talaga. Kasi mamaya makikita niya. Anim lang po ang pinakita sa atin. Yung the rest, hindi na po pinakita. Papakita natin yung stud. Papakita sa atin mamaya yung mga available na mga dam na pwede mag-produce. Oo, malapit na. For production na. Na lang. Ang gabawa, nag-take more or less. July, August. Meron ako doon yung rohotan. Rohotan, ang liit. Ang liit. May naiisip na nga ako kanina ko papares. Banggitin ko ba? Baka sakali makakuha ko ng discount. Banggitin mo ba? Kay Boss ano? Clarence? Ano ba minin? Clarence. Ison. Si Boss Clarence Ison. Shoutout nga pa sa'yo, Boss. Tinout-out kita. Nabwes Kennel. Ano? Nabwes Kennel. Nabwes Kennel. Boss, ha? Ferrari Junior, ha? Baka maka-discount ako kasi meron ako doon maliit, Rokotan. Ferris Isabela. Nandiyan na rin lang tayo. Ano ang possibility ng mga lalabas doon? Sa Rokotan. For example, pumayag si Boss Lorenzo. For example lang, talaga silang nakapagod. Maglalabas siya ng... Ano ba career ni Ferrari Junior? New Shade Rojo. New Shade Rojo. So maglalabas siya ng New Shade Rojo, New Shade Isabela, kaya niya maglabas na yun lang dalawa. Grabe. New Shade Rojo, Rojo Isabela. Kaya niya rin maglabas na New Shade Isabela Tan. Yan, kaya niya. Dapat kasi tagal yung ilalabas niya. Yun na yun. Pinaka mababang kulay is maskless pa. Oh, maskless pa parehas. Siguro, may cream pa. May cream pa. Walang cream to eh. Si Ayong Pimil ko, walang cream eh. Siguro pinakamababang kulay na kalalabasan nila is rohotan. Yun ang pinakamababa na kulay. Mababa na yun. Mababa na talaga yun. Yun yung pinakamababa. Hiram project yan. Isa pa nga, shoutout mo yung may-ari ng ano? Shoutout, Boss Clarence Season. Baka naman. Discount. Ah, discount. Pagpapastad ako sa'yo, baka yan ka. O ngayon, sa pagkakataong ito, meron ka bang gusto kayo pong dalawa para ma-record ito? Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mentor, sa ating boss? Oh, ikaw muna pare, bunso ng alak muna na. bunso namin yan. Boss Konsi, Egayap, maraming salamat at sa pagsasama natin ng grupo ng TNT. Para namamaalam ka. Hindi, kahit medyo naglaylo ka sa pag-aaso, isang sabi lang namin ng grupo, susuporta ka pa rin. Yan, kahit saang larangan, number one ka lagi. I love you, boss. No, parang may kailangan ko kay boss. Naman boss, naman, isda sinu- naman pa yung nag-iisda si boss. Umahan ko lang yung sinabi niyo po kanina, Boss Barya. Kahit na uminto sa aso, for the record, bakit siya uminto sa aso? Dahil, yun nga, nabisi na sa politika. Siya po ay naging number one konsihal ng District 4, District 4 Quezon City. Para maririnig din ng mga hindi nakakilala. Baka kasi akala, alam na. Nawala na agad eh. Pero may ibang venture na pinuntahan. Para may koma yung salitang uminto sa aso. Eh siyempre, mas gusto niyang pakunahin ang paglilingkod. Paglilingkod. Maraming natutulungan yun. Ano ngayon ang nangyari? Tuloy mo ngayon. Uminto si Boss Egay. Yun nga, nabisi sa politika dahil sobrang ang laki ng District 4, Quezon City. Dami niya natutulungan. Yun ang kinabibilid namin kay Boss Konsi na kahit na medyo nagpahinga,
eh, mas matindi naman yung responsibilidad na ginagawa niya para sa mga constituents niya doon. Doon, hands down na kami doon. Ayun lang. Boss, maraming salamat, Boss Konsi. Kundi dahil sa'yo, wala tayong mga dikulay dito sa buong Pilipinas. For the record, maraming mga nag-uumpisa na dikulay ngayon. Ikaw pa rin talaga. Linyada pa rin natin ang daladala talaga nila. Yun lang ang nakaka-proud. Minsan, may mga nagpapastad. Anak ni ganito yan eh. Oh, anak pa rin ng aso namin yan. Sa show, meron. 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 Show, sumali. Show, sumali. Tapos lalapit. Boss, anak ni ano to eh, ni aso nyo, ganyan. Oh, talaga, yan na pala yun. Sa dami. Sa dami kasi. Hindi na alam. Hindi na namin alam. Pero yung pakiramdam na... appreciation. Oo. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa. Oo. Kasi halos lahat yun, dumaan sa daliri nyo eh. Oo, lahat. Grupo kayo eh. Oo, oo. Shoutout nga pala, sabihin ko na yung grupo ko. Siyempre, unang-una, Warden EY Kennel, kay Boss Konsi Egay. Sa akin, Little Pedro Kennel, Pedrito Pereira Jr. Ano sa'yo? Boulevard Mansion. Boulevard Mansion. Siyempre, Department of Health. No, ay, wala. Sa susunod na episode! Yeah. Tapos, ano, TNT Boys, grupo namin. Yeah. Barry Abante, ako, Konsi Egay, leader namin. Si Ige, JC Cruz, Doc Michael, ang veterinaryo namin. Sila Marion Aquino, sila Drexler, Paul Drexler, Hines, sino pa ba? Sila Jao. Jao Pactor. Jao Pactor. Yan ang mga grupo namin. Tapos sa The Breeders Club naman, yung bagong ano na dog registration namin, The Breeders Club. Kami naman nila Bechtel Chua, Jed Arsenia, tsaka ni Melvick Mayor. Kumbaga, ginawa namin, yung grupo sa grupo, nagsama kami kasi sa pag-aaso talaga ito, sir. Sa pag-aaso kasi kailangan din pakipagkaibigan eh. Yan, pakikisama eh. Hirap yung ano, yung issue-issue. Yung sasabihin kang ganyan doon, sabihin kang ganyan doon. Tama na 'yung ganyan. Tatanda na natin eh. Tatanda na eh. Ano na, kumbaga kanya-kanyang marketing, kanya-kanyang style, kanya-kanyang pakikisama. Eh, iwasan na yung mga ano, issue-issue. Basta importante sa amin, sa grupo namin, kami. Lahat, kaibigan namin. Yun! Lahat, pinakikisamaan namin. Yun ang magandang narinig ko dun. Lahat, pinakikisamaan natin. Lahat, kaibigan natin. Sa industriya na ito. Maliit lang ang mundo kasi ng aso. Maliit lang ang industriya eh. Maliit lang. Misa, may nangaaway nga sa amin. Okay lang yan, ayaw mo nalas sila. Ganun lang, tama na lang. Eh, live your own. Doon. Live your own. So, ilang grupo yun? Yung nagsama-sama na yun? Ako, The Breeders Club, kami nila Melik, tsaka TNT Boys. Yan, mga, to be honest, mga 10-11 na kami. Ganun lang. Hindi ba kami nagkikita araw-araw? Magkakasama naman kami kahit na paano. Pag may kailangan ng tulong na ganyan, tol, pwede bang ano, tol, ganyan. Mabilis lang naman pumunta. Kasi sa pakikisama. Saka magandang mabuhay sa mundo nung wala kang dala-dalang hinagamit sa puso. Kasi yung pag may dala-dala ka nun, parang lahat na lang ng galaw mo, mali ba? Parang lahat, parang di mo na alam yung tama't mali. Oh, pag pupunta ka pa na show, may iiwasan ka. Diba? Diba? Ang hirap show, kasi. Hindi yung gusto yan, no? Pre, baka na kakagawa. Oh, silipin mo. May hawak ba? Hindi ka tulad ng pag wala ka talagang laban sa ibang tao. Wala ka namang, alam mo naman sa puso mo, wala ka namang inagrabyado. Diba? Taas no. Hindi mo naman sila dyan. Taas no. Ay, kanino, no, pwede ka umarap eh. Galing yun sa pag-aaso. Sa pag-aaso. Ayan. Yun ang ano kasi, kami, pinaka-importante sa amin talaga, pakikipagkaibigan. Kasi at the end of the day, titigil din tayo sa pag-aaso eh. At the end of the day, mas maganda yung... Alam niyo yung time na yun? Mas maganda yung kahit wala na tayo sa aso, pag nakita tayo sa ibang lugar, ibang bagay. Para kayong mag-shota pag nagyakapan. Gagano. Yan ang kagandahan dyan. Kasi parang ano rin yan eh, basketball? Yes, basketball. Merong dumayo sa isang liga, pinagtitira. Ay, pag dumayo sa kabila. Okay. Eh, nagkita sa ibang liga, pareho silang dahil. Patay! Pilay! Oh, yun ang nangyayari. Hindi katulad ng pag nagkita kayo, okay kayo. Natalo, nanalo, okay kayo. Di, kahit sa kayo magkita ng liga, okay kayo. Walang problema. Ganun kahit lang na magkalaban kayo. Kahit magkalaban. Pan-team. Nakakanyan.
So yung mga bago ngayon, yun yung mga tip ninyo. First time ko tong itatanong. Nako, kinakabahan ako dyan ah. Ano naman ang mga tip mo sa mga veterano? Baliktaran! Tip sa veterano? Veterano, Guru! First time ko lang naisip na tanong mo. Tip sa veterano? Hindi, karamihan kasi ng mga kasabayan namin, medyo okay naman. Siguro, ganun pa rin, stay humble, let the production, your production speaks for itself, maging simple, at maging umalalay sa mga baguhan. Umalalay sa mga tropa na hindi pa ganong marurunong, kakilala, kaibigan, kainuman. Yun lang siguro, so far naman yung mga tropa naman namin, na mga kakilala namin ng mga veterano, yung pa yung mga mababa talaga. Sa mga, sorry, minsan kasi ngayon na lang din ako magsasabi, may mga newbie kasi na medyo may iba ng ano kagad. Iba na. Sana wag natin gawin yun. Kasi kami, naging newbie rin kami. Yes. Naging newbie rin kami. Dumaan kayo dun. Dumaan kami dun. Nung newbie kami, nagtatanong kami sa mga veterano that time. Ngayon, iba na eh. Siyempre, may social media na newbie ka pa lang, may ganong-ganong kaga. Siguro, mag-produce ka muna ng ng matindi, ng nakilala, ng sikat na na-produce mo. And then, bahala ka na kung gusto mong magyabang o gusto mo pa rin maging simple. Nasa iyo na yun. Production muna bago siguro salita. Yun lang ang para sa akin. Yun lang. Mabalik ako yung sinabi mo kanina. No? Mm. Kasi nga, may ano na ngayon, no? May social media na. Mm. Eh kasi, ang isang point, yung mga bago-bago ngayon, may YouTube eh. May Google. Dating-dati, hindi naman masyado. Ah, yes. Pitik-pitik lang. Ngayon, ang daming sa YouTube, ang daming sa Google. Ang nangyayari nga doon sa ibang ano, nanonood doon. Kung napanood niya buong araw, tatlong araw niya pinapanood, walang ibang ginagawa, hindi pinanood. Kala niya, alam niya na. Iba naman yung narinig mo lang yung sa ginagawa mo. Yes, tama. Siguro. Ang veteran, naranasan. Experience talaga. Experience. Hinulma. Talagang natuto sa pamamagitan ng experience. Ikaw, narinig na, napanood mo na sa YouTube. Mas maganda kasi yung napanood mo na, napag-aralan mo na, tapos napagdaanan mo pa. Mas okay yun. Yan lang. Iba kasi minsan, hindi pa napagdadaanan, napag-aralan pa lang. Medyo iba na ang dating. Mas maganda siguro yung napag-aralan mo, inaral mo, tas napagdaanan mo, na-experience mo. Ayun, bahala ka na, inuulit ko, bahala ka na kung gusto mong magyabang o maging simple pa rin. Pero dun ako sa simple pa rin. Yan ang lahat mo. Sinabi nyo kanina, first time kong tinanong yun. Ano ang tip nyo sa mga veteran? Pinakamatinding narinig ko dun, yung stay humble. Yung empathic na narinig ko, stay humble. Yes, Doon kasi, tumapa ka pa rin sa lupa. Yes, doon ka rin. Kasi lahat makikilala mo, makakaharap mo lahat eh. Eh kung ang feeling mo nakalutang ka, iwasan ka namin. Joke lang, charot lang. Hindi naman. Siguro, magkagano na, oo na lang. Pakikisama pa rin. So, yun yung mga tip sa newbie at saka sa mga veterano. First time ko naisip yun ha. Mayroon din palang tip sa mga veterano. Yun nga yun. Magandang narinig natin yun guys. No? Stay humble. Kasi malalim yun yung salitang stay humble. Kasi, alam niyo yun, nasa kalagayan na kasi silang kilagay. Minsan, nakakaano yun eh, sa termino na overwhelm? Oo, na alam niyo yun, lagi ka na lang makita ka sa mood. Ay, tol! Siyempre, yung feeling mo, sige mo lang yun. Kaya yung payo ni idol na stay humble, napakaganda. Yun na okay kasi. Kahit nasikat ka na, marami ka na napatunayan. Marami ka na nakilala, naging kaibigan. Mababa. Yun lang yun. Dami pang kaibigan. Yes, so yun ang number one. Dami ka pang kainuman. Okay. Sa pagkakataong ito, ganunin mo na lang ha. Pasadaan natin ito lang mabilis. Mabilis ang kwento. Ito, ano po bang kwento na ito? Ano to eh? Sa Trila in Manila, parang ito yata yung unang French Bulldog na pinal nila sina nilaruan namin eh.
naging champion. Pero ang pinaka gustong gusto ko dito sa lahat ng trophy na to, ito, yung King of Kings. Ito, yung The Bully Show. Ano po ba kwento nito? Ang dami namin French Bulldog na nakalaro dito. Sinali? Hindi, na nakalaro. Ayoko sabihin nakalaban eh. Gusto ko, nakalaro namin sa show. Siya yung pinaka nanalo. Kaya naging siya yung best French Bulldog. Ilan kayo nun? Pito pa lang yata kami that time na. Ngayon kasi medyo sobrang dami. Sino po siya? Ito si ano to eh. Si Daytona yata to eh. Si Daytona. Anong nagdala sa kanya? Kaya nag-champion? Kulay, lilac tan, tsaka structure. Paki-shoutout mo yung nag-hat, yung handler. Ang handler na ito, ay, sa grupo ko nga pa pala, TNT Boys, Nelson Lin, sorry tol, sorry Brad. Buti na rin na. Sorry Brad, siya yung handler namin, si Nelson Lin. Brad, sorry ha, love you. Si Idol Barriang Shooter. Si Nelson Lim ang handler namin. Tapos ang veterinaryo namin, si Doc Michael, si Doc Uy. Yun, sorry Brad. Sorry Brad. Paano niya ba binanata niya ng training? Tuta pa lang si Daytona, habang na ni Nelson. Eh. Kaya kumbaga, hanggang sa medyo umidad na siya, ang galing niya nang lumakad sa ring that time. Kampante sila sa isa't isa. Pinagtiyagaan talaga ni Nelson kasi handler namin siya. Lahat ng sinoshow namin, si Nelson Lim ang humahawak ng aso. Ipakita mo sa kanya to, bunga ng kanyang... Brother Nelson, no, naalala mo to, 2017 pa to. Huling laro natin ng French. Ibig sabihin, mas matagal pa itong iba? Meron pa yan, mga to. May 2018 pa yata yan. Ito. Yung iba, nabubura na eh. Ito, the year-end show, yan. Ito, 2017 din, no? 18 to. Sino to? Ender show. Ito, si ano rin to? Si Daytona rin. Si Daytona. Pakita mo to. Si first lilac tan in the Philippines, si Daytona. That time. Yung iba, di ko na maalala. Tagal yun, no? Kasi that time, ang nilalaban namin nun, si Calvin, which is standard color white. Sa pad color is si Daytona, tsaka si Robert, yun ang mga panahon na yun eh. Puro di kulay yun, si Calvin lang ang standard namin that time. Alam, nakalimutan ko na. Yung iba si, ano, may platinum pa tayo nun. Pangalan nun? Si, platinum, no? Ano mo? Si Casper? Casper. Si Casper. Tagal na eh. Unang platinum din yun dito. Sinow namin yun, no? Kaya namin sinow yun. Kaya kami pumasok ng show ng mga fad color. Kasi that time kasi, hindi kami pwede na fad color is sa PCCI. Kasi standard sa PCCI. Hindi pwede fad color. Kaya inintroduce namin yung French Bulldog fad color sa mga show, sa mga bully shows, para maingganyo rin yung mga ibang tao na di kulay aso ko, daw pwede sa PCCI, baka pwede ko sa iba. Para makapaglaro din sila. Ma-showcase ba nila yung mga aso nila? No. Kaya yun ang motive namin. Kaya in-start namin na. Pinalad pa. Sinwerte lang ng konti. Bonus na lang. Oo. Pero yun ang pinaka main goal. Hanggang until now, ayan na, marami na nagsashow ng mga pad color, ng mga di kulay na aso. Ayan ang kagandaan. Magkano ba ang pinakamahal na lilac tan ng panahong 2016-17, yan mga lilac tan yan. Nabenta namin si Daytona. First lilac tan nasa 500 eh, that time. Now, production na namin yun. Production na namin. Tapos, ang mga... Tagadabaw yun. Ang dami namin na mga lilac tan. Si Hublo na kay shoutout ko na Boss Yusuke, na kay Boss Yusuke si Hublo. Lilac tan din yun, stud. Si Odimars. Lilac tan din kay Tol Mark Plinskin. Kay Tol Mark Plinskin. Yes, ibig sabihin, nagpapakita lang dito, naging friend you siya. Si Hager na kay Jojo Reyno.
Alam ko na si Jojo Reyna. Gabriel. Sir Jojo Reyna. Si Gabriel, nasa Iloilo si Gabriel. Iloilo. Kalimutan ko yung pangalan. Richmond? Hindi. Basta yun na lang, hindi ko na maalala. Basta, halos lahat ng mga lilac tan na stud dito sa buong Pilipinas, medyo galing po sa atin that time. Pag tinerase mo yung PCCI noon, no? Makikita talaga. Makikita mo yung pangalan. Warden Eagle. Parang sa amin, Warden Eagle yung doon nakalagay. Kasi yung anak ni Ngopa. Kay Doc Uy, si Ngopa. Kay Ngopa. Oo! Kay Master Doc Uy. Si Ngopa is din niya... Kapatid din tayo ito na yun. Blaktan. Blaktan. Ah, yan. Data ka. Kapatid yata ni Dayto na yun. Alam ko. Kapatid o anak. Hindi ko alam. Kasi nga, grupo. Doon din. Yan. Store yan. Idol Dr. Uy. Oo, kay Dr. Uy. Sa ano, sa Sampaloc. Iriga. Ngopa, dalawa. Nakuha ko sa phone. Tsaka yung isa, ano ba yan? Yung Pido. Puro maliliit. Liliit. Maliit. Nakita ko. Ay, yung shoot ko. Maliit yun. Maliit. Shoot mo, master. Kapal pa. Liliit. Kapal. Kapal. Si Daytona na kasi makapal eh. Biruin mo, ganun na ang mga napoproduce mo. Tinan mo. Natimpla na eh. Natimpla na. Master kapatid ni Doc. Mark. Sabi nga ni Idol Mark. So mo, balik natin kaya ano, para maliliit. Pwede. Liliit pa. Third generation na siya. Yung mga sa'yo, third or fourth generation. Third, yeah. Kaya pala ang liliit talaga. Liliit na. Parang 13 na mula dito hanggang buhay. Liliit nun. Liliit. Tapos ang taba. Makapal siya. Yun ang mga kagandahan lang sa mga nag-uumpisa.